Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Sulu. Ako po si Attorney Mimi Campos Manayat dito sa Usapang Kalusugan sa Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV, Facebook at YouTube. Nakikiramay po ang Health Check Plus sa mga pamilyang naulila ng nasawi sa C-130 crash sa hulo kung makailan lamang. Aming din pinapaabot ang panalangin na gumaling ng husto ang mga nasugatan sa insidente. Ngayong araw po, hindi po doktor ang ating makakasama, pero maaaring sabihin na manggagamot din po siya dahil siya isang kilalang healer of souls. Let's welcome to Health Check Plus si Brother Bo Sanches. Magandang araw po, Brother Bo. Magandang araw! So happy to be here. Thank you so much, Attorney Mimi. Yes. Brother Bo, matagal po kasi kayo nagkasakit ng COVID-19 at nabasa ko po sa inyong post sa social media, sa Facebook page po ninyo, na mayroon po kayong panahon na nag-decide kayo na i-surrender ng inyong kalagayan sa ating Diyos. Maaaring niyo po bang ikwento sa amin itong mga sandaling po iyon? Yes. Noong March 31, natanggap ko yung positive na may COVID ako. Pero hindi lang ako. Pero buong kamag-anak ko, buong pamilya ko, no? Buong family compound namin. So we were 14 na may COVID. Pero ako yung pinaka-hard hit. So tumagal yung COVID ko ng mga 30 plus days. At may mga pagkakataon noon na hindi ako makahinga ng mabuti. So, linigyan ako ng oxygen. Tapos, nagkaroon ako ng diarrhea. So, you know, for fear of dehydration, meron akong IV. So, talagang, pero dito lang sa bahay, kasi sa yung mga ospital at that time, overflowing ng pasyente. So, and totoo yung sinabi mo, talagang sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. Because at that time, hindi ko na alam eh, di ba? Hindi ka makahinga, no? May oxygen ka, tapos lagi kang may pumunta sa banyo. So at that point, parang hinang-hina na ako at sinabi ko, Lord, ito na ba? Ito na ba yung pagkakataon na kukunin mo na ako? Kung yun ang gusto mo, Lord, sinusurrender ko ang buong buhay ko sa iyo. And totoo yan, that was my experience. Parang nakakatakot. Tapos po, nakikita po natin na magaling na po kayo ngayon. Pero would it be fair to say, Brother Bo, that part of your paggaling, yung paggaling po ninyo, part would be you surrendering your faith to God? Oh, that's so true. That is absolutely true, Attorney Mimi. Yung, kasi nung sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, sinabi ko, Lord, kung oras ko na, sinusuko ko ang buhay ko sa kayo, sa iyo, sinusuko ko rin ang aking mga anak, sinusuko ko rin ang aking misis, lahat ng aking mga proyekto, trabaho, pangarap, na yung mga hindi ko pa nagawa, binibigay ko na sa iyo. Alam mo, nung ginawa ko yon, nakaramdam ako ng kapayapaan. No? Talagang umaapaw na kapayapaan. Ganun pala, pag talagang sinuko mo na ang buong buhay mo kay Lord. Alam mo, Mimi, yung pagsuko kay Lord, yung sinabi kong I surrender, eh sinasabi ko naman yun sa dasal ko, dati pa, sa worship, pag ako'y nagsisimba. No? It's a common prayer. Lord, I surrender. Pero iba talaga pag nasa bingit ka. Kumbaga na sa may sakit ka at malubha yung sakit mo, mas talagang malalim yung pagsuko mo kay Lord. And when that happened, I felt so much peace. Kaya tama yung sinabi mo, talagang tumulong to sa paggaling ko. Okay. And yes po, so March 31 po, kayo nag-start, nagkaroon po kayo ng, nasabi po sa inyo na positive po kayo ng COVID-19. And then, yun nga po, in the middle of yung masamang pakiramdam po ng COVID-19, you surrendered yourself to God. And ang ano ko lang po, physically or yung mentally po, when did you feel yung relief? Kailan po nang bumuti yung kalagayan nyo? Is it after po ba na na-surrender nyo po yung ano, faith nyo? And sa yung 30 days po ninyo na pagkakaroon ng COVID-19, gaano po katagal after surrendering your faith to God
yung naramdaman yung opo. I think dahan-dahan siya eh. No? So at a certain point, hindi ko na kailangan yung oxygen machine. So nung hindi ko na kailangan yung oxygen machine at yung aking oximeter, yun yung isang maliit na gadget na nilalagay mo sa daliri, no? Sinasabi kung kumusta yung pag-absorb ng oxygen sa katawan mo. Nung dati kasi 90, 91, 89 pa nga eh. Pero nung umakyat na sa 95, ayan na. No? Sinabi ng doktor sa akin, oh, pwede mo nang hindi gamitin yung oxygen machine. So, nung panahon na yon, alam kong pagaling na ako. No? Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon at nawala na rin yung diarrhea. No? So, at that point, alam kong, oh, okay na. Hindi ko pa panahon. Hindi ko pa oras. At meron pang pinapagawa ang Panginoon sa aking buhay. No? Yung mission ko dito sa mundo. At yun, yinakap ko yung mission ko at sinabi ko, Lord, salamat, no? Pinagaling mo ako. At totoo yung sinabi ko, ako yung maglilingkod sa iyo habang buhay. Yun po. And Brother Bo, kasi po, di ba, yun nga, katulad po na sinabi ninyo, nag-surrender po kayo. And this time, it is very serious. So iba po yung pakiramdam nung nagka-COVID-19 kayo to surrendering yourself to your faith to God. Tapos po, nagkapabuti po kayo ng pakiramdam. Matatawag niyo po ba itong spiritual healing, yung pong nangyari po sa inyo? Yes, absolutely. Alam mo, ang physical healing ay talagang galing kay Lord yan. Pero minsan, gumagaling tayo physically. Minsan naman, hindi. Di ba? Marami akong kaibigan. Nagdadasal for physical healing sa cancer, kung ano man. Tapos hindi sila gumagaling. Pero isang dasal na kailangan natin idasal, yung spiritual healing. Kasi yung spiritual healing, alam na alam natin, darating at darating yan. Yun ang nangyari sa akin. Maski malubha pa rin yung aking COVID, feeling ko spiritually na-heal ako eh. Kasi nung sinusuko ko ang buhay ko sa Kanya, you know, naramdam ko na parang ang lapit-lapit ko kay Lord. Alam mo, there was a time sa COVID ko, Attorney Mimi, hindi ako makatrabaho, syempre. No? Hindi ako makabasa man lang. Hindi man ako makapanood. Yung akala ng iba, uy, bakasyon si Brother Bo. You know, pwede na siya manood ng Netflix kasi hindi siya makatrabaho. Ni manood, hindi ko kaya. Nakahiga lang talaga ako at pero dahil wala akong magawa, talagang nakikiusap na nangungusap lang ako kay Lord. Yung talagang kwentuhan kami ng Panginoon at yun ang healing na nangyari sa aking buhay. Opo. At sabi niyo nga po, maganda po yung inyong yung process ng spiritual healing niyo kahit po yung physically hindi pa po kayo kumbaga fully recovered. Yes. And you talked about, yes, Brother Bo, you talked about mission in life. Meron pa kayong gagawing mission in life. Kaya po, mapupunta naman po ako sa tinayong inyong ministry. So, kailan po ba nagsimula ang inyong ministry? And ano po ba yung dahilan ninyo para po ito itayo, na gawin po ito? Alam mo, I was 12 years old. Nagkaroon ako ng spiritual conversion. Tapos 13 years old ako. Nagpipreach-preach na ako. Tapos, nabasa ko pa yung kwento ni St. Francis of Assisi na isang santo na talagang binigay niya yung buhay niya sa mga mahihirap. So after that, ayan na, pumupunta ako sa mga slum areas, no? Nagsishare ng gospel. Pagkatapos noon, nagtayo kami ng Anawim. It's a ministry for the abandoned elderly. Mga lolo't lola na pinupulot natin sa kalye dahil inabandon ang kanilang mga pamilya. So, inaalagaan namin yan. We house them. To this day, after almost 30 years, doon ako tumira sa Anawim, no, at the start para i-set up. And hanggang ngayon, we still do that. We still house and care and love our abandoned elderly. Tapos nagtayo rin tayo ng ang dami pang mga ministries. Grace to be Born, it's a ministry for pregnant women in crisis. Tapos nagtayo tayo ng isa pang bahay, ang pangalan ay Jeremiah. It's for sexually abused children naman, no? Doon natin hina-house. Tapos meron pa tayong scholarship program, kung ano-ano pa. So we're able to do all of this through the generosity and kindness of our friends. And yun, tuloy-tuloy lang. And I really believe na hanggang ngayon, marami pang pinapagawa ang Panginoon sa atin. Opo, talaga pong
parang papunta po kayo sa talagang lifelong mission po. That's Brother true. Bo, opo. Yes. Brother Bo, you talked about at least three of your ministries, yung ano, WIM, para po sa ating abandoned elderly, and yun po, sabi niyo po about high-risk pregnancy para po sa kanilang Haven, and Jeremiah also. 30 years na po to, pero meron pong pagkakaiba ngayon kasi nasa pandemic po tayo. Your ministries po, paano po sila nakakatulong ngayon sa ating mga kababayan at sa mga katulad po yung mga vulnerable sectors ng society? Paano po nakakatulong yung ministries niyo ngayong pandemic? Nung nagsimula ang pandemic, alam ko na nakikita ko na sa daan, no? Nagsisimula pa lang ang pandemya nung March, no? Nakikita ko na ako maraming mawawala ng trabaho, mga tricycle driver, mga jeepney driver. Kaya meron tayong isang community, no, na we started 40 years ago. Ang pangalan ay Light of Jesus. Tapos yung pangalan ng gathering natin, Feast. So we have hundreds of small groups called Feasts all over the country and the world. So ang talagang nagtawagan kami mga leaders, tapos sinabi namin, sa simula pa lang ng pandemic, magpakain na tayo. Maraming magugutom. So volunteers, no, we were able to raise up volunteers. We started a feeding program. Nagbibigay tayo ng pagkain sa mga yung mga nawala ng trabaho, and we were feeding thousands of people all over the country in different parts of the country, and we were doing it on an ongoing basis. Alam mo, pag binabalikan ko yon hanggang ngayon, I really thank God. Yun talaga, nagpapasalamat ako. Yung attorney Mimi, parang ganito eh, every day sa hapagkainan sa pamilya ko, ganito yung prayer before meals ko: Lord, salamat, may pagkain kami. And ako'y natutuwa na nagpapasalamat, may pagkain ang pamilya ko. Pero ito yung kasunod kong dasal: Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon para ibigay ang pagkain sa mga nagugutom. And that was my prayer every day. At natupad, binigyan kami ng pagkakataon para magpakain sa mga gutom sa pandemya na to. Opo. Brother Bo, yung sabi niyo po kasi even the gathering is called Feast, di ba po, sa Life of Jesus po, at ang gathering niyo Feast, tapos nagpapakain po kayo, meron kayong feeding program. Yun po. Sa mga ganitong endeavors niyo po, lalo na po ngayon ng pandemic, how did you feel doing everything niyo pong outreach programs niyo and feeding programs? Ano po yung balik po sa inyong pakiramdam, sa inyong pag-iisip, ano pong na-feel niyo po dito? Alam mo, Attorney Mimi, naniniwala ako nung nilikha tayo ng Diyos, dinisenyo niya tayo para maglingkod. Naniniwala ako, medyo mababaw ang ating kaligayahan na mararanasan sa ating buhay kung puro atin, akin, pangangailangan ko ang ating iisipin. Our joy will be very shallow. My experience, no, pag hindi ko iisipin ang sarili ko lang, pero ang isipin ko, teka muna, may sakit, teka muna, may mga nawala ng trabaho, teka muna, may mga gutom, anong pwede kong gawin, maski gaano kaliit? You know, my experience is, itong pandemya na to, nung naglilingkod tayo, I really felt, ito yung bakit ako nabubuhay. And I felt so much joy. I felt so much deep fulfillment in life. Na yun yung sinishare ko sa ibang tao, na alam mo, madalas parang mababaw yung ating kaligayahan kasi puro tayo eh, yung mga problema ko, pangangailangan ko. Tapos kung we will only live in our own little worlds. Trapped tayo doon. Yun lang ang ating ginagawa. So I always share this to people, you know, make a decision every morning. Pagising mo pa lang, you know, ano kaya pinapagawa ni Lord para sa buhay ko? Ano kaya ang paglilingkod ang pwede kong gawin sa araw na to? If you're able to do that, I think you will be able to have more joy, more peace, more fulfillment in your life. Parang nakaka-inspire po yung sinabi niyo, lalo na yung sinabi niyo po na we were born to serve. So service po talaga yung ating goal in life. And tama po ba, Brother Bo, sabi niyo po, for us to feel real joy, kailangan at start of the day,
ay nagkakaroon po tayo ng reflections sa para po mabigyan po natin ng advice yung ating mga tagapakinig at yung mga nanonood po. Paano niyo po sinisimulan yung umaga niyo na tanungin ito? What is your ano ba routine para po to start the day right? Paborito kong tanong na yan. What is your morning routine? Alam mo, naniniwala ako. Kasi pag pinagmamasdan ko, pinag-aaralan ko yung mga napaka-successful na tao. When I say successful, ang unang iniisip ng mga tao, yung mga mayayaman. Hindi lang ganun. Successful, ibig sabihin, yung successful missionary. Successful tatay o nanay ng isang pamilya dahil maganda yung pagbuo ng kanilang pamilya. Or successful atleta. You know, so success in that sense, no? Nakikita ko, ang ganda ng kanila mga morning routines. Kaya ang ganda ng tanong mo, Attorney Mimi, eh. Lahat ng mga successful people na nakita ko, ang sobrang ganda ng mga morning routines nila. Tapos araw-araw nilang ginagawa. Napaka-faithful nila doon. So my morning routine that has been developed through the years is number one, I meditate in the morning. I connect with God, kumbaga. Ang ginagawa ko, you know, I go to the backyard, tapos talagang tinataas ko yung kamay kong ganito at sinasabi ko, Lord, maraming salamat sa araw na to. You know, and I receive your love today. Talagang tinatanggap ko yung pag-ibig mo. Isang paborito kong mantra, yung ginagamit na word ngayon. Ang lagi kong sinasabi, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Nasa Book of Psalms yon. Another thing that I love to say is, I am totally, completely, and perfectly loved. I am totally, completely, and perfectly loved. Paulit-ulit kong sinasabi yon. So my morning is beautiful. Naniniwala ako, if you win the morning, you win the day. If you want to have a magnificent day, you need to have a magnificent morning. So I start with meditation. And alam mo, Attorney Mimi, meron akong sinasabi sa mga tao. Most people, they start the day by getting their phone. Hindi pa nga sila bumabangon sa kama eh. Kinukuha na nila yung telepono. Tapos nagsuscroll ng Facebook. Eh alam naman natin, ang mag-appear dyan, sa news feed natin, according to the algorithm, eh yung mga popular na posts. Eh bakit sila popular? Kasi tinatakot tayo. Inaalarma tayo. Nag-i-increase yung ating anxiety, yung worry. Huwag naman ganun. Sa umagang-umaga, fresh na fresh yung mind mo. Yun ang ilalagay mo. Kaya pala depressed yung mga tao. Kaya pala may mga anxiety attack. Huwag yun. What you do is you put good news into your heart. Umagang-umaga. You know, you connect with God. You know, you have time with God. Another thing I do for my morning is I exercise. So, very important for the body. You know, naglalakad ako. Simple lang naman ang exercise ko. I just walk around, you know. Take, you know, magpawis. Go under the sunlight. Very, very important. Alam mo, Attorney, I have a sharing na nung may COVID ako, yung mga doktor na kinakausap ko, lagi nilang sinasabi, ay nako, kailangan mo ng sunlight, kailangan mo ng vitamin D, panlaban sa COVID. Kaya araw-araw, I would stay under the sunlight and it was so beautiful. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang. You know, having that sun while I exercise. And then of course, I spend time with my loved ones after. So there, yun ang aking morning routine. Opo. Thank you po for sharing. So meditation and exercise plus sunlight, yun po. Basking in under the sun. Brother Bo, maikli na lang po yung panahon natin para sa ating panayam. Pwede po ba magre-request lang po kami na tapusin po natin ang ating panayam sa pamamagitan ng isang dasal? Yes! Asa po. Thank you, Lord. Thank you so much. Let's pray. Father in heaven, thank you so much. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, na kami pwedeng lumapit sa iyo ngayon para magdasal, para humingi ng healing at health sa lahat ng mga may sakit ngayon. Panginoon, magpadala ka ng gift of healing. Tinatanggap namin ito, Lord. Inaangkin na namin. Maraming salamat. Ikaw ang great physician. At tulad ng paggaling mo sa mga may sakit dati nung nandito ka, Panginoon, sa lupa, ikaw ay the same Jesus yesterday, today, and forever.
Kaya tinatanggap namin ngayon ang biyaya ng pagaling. Maraming maraming salamat. Amen and amen. Amen. Yay! Maraming salamat pa, Brother Bo Sanches. Wag po kayong bibitaw, makakasama natin ng isang haligi pagdating sa negosyo at pinansya. Financial wellness naman po ang ating pag-uusapan sa Wellness Tips.